Lilipad na ako, sabayan niyo ako, ang sarap. Direk, paano yun? 3 hours na lang before the shoot. Paano natin gagawin yung video? Kasi, imposible nating magagawa yung video na yun. Malaki yung budget nun, no? Eh, si Kalde. Di ba taga-Project 1 yun? Tanong kaya natin sa kanya. Kalde, pare ko eh. Mawalang galang lang ah, pero... Di ba taga-Project 1 ka? Hindi ako taga-Project 1, pare. Taga-UB Bliss ako. Hindi nga pare, seryoso. Paano nyo ba ginawa yung music video ng Project 1 nyo? Ang sarap dito. Hindi pare, malaki budget nun. May mga stuntman pa nun, tsaka visual effects. Imposible yung pagmalitang budget. So Jess, buksan nga natin. Okay. Okay, tapos pahiram lang nito. Gagawin natin. Hawakan nyo to. Tapos harap mo sa akin, Jess. Higa lang kayong ganyan dito. Okay? Since wala tayong budget para sa mga wires, no? Okay, nandito po kami. Sina-style namin si VJ Robbie of Pinoy Big Brother fame para sa pagganap niya kay Francis Bru Reyes of Project 1. So yun. Medyo. Rob, taas mo pa yung buhok ng konti. Kita, malaki yun, no? Yeah. Yung approach ko kay Chino was a little bit of method acting. And ang gusto ko talaga, ma-embody niya si Clem Castro. And the way I did it was I taught him how Clem Castro sings, which is Tagalog-British. Hanggang kailan akong maghihintay na makatama ka muli sa buhay kong puno ng paghirap. Sa lahat ng VJs, pinakanadalan akong katrabaho talaga was with Dre. Very professional. Dumating siya dito, nakasando na talaga. Actually, I think a day, 2 days before, nagsasando na nga siya sa office nun eh. Okay, Derek, ano ako dito para ma-internalize ko na yung sarili ko, yung character ko. Kasi gusto ko, maganda talaga eh. Basta hindi ka tao rito, Dre. Ano ako dito? Isa kang vampira na nagkakalisthenics. Okay. Isa mo. Nice. Scene 1. Okay. When it comes to Andre Felix, he's very method. He's like Al Pacino. He's like Johnny Depp. Gulong! Gulong pa! Gulong! Gulong. Isa kang espasol. Sige, sige. Gulong lang. Gulong lang. Hello? Hindi pa tatapos, Direk. Hindi pa. Gulong lang. Miko, may Facebook ka ba? Meron, Dre. Sige. Add kita, ha? Okay, sige, Direk. Gulong lang, Dre. Sige pa, Direk. Gulong lang. Ange! Yes? Patimpla ko ng kape. Lagyan mo ng asukal. Okay, go lang, go lang. Go lang pa, Direk? Yep. Ito, Direk. Yan yung scene na yan. Yung magiging ibang creature yung lalaki. Paano natin gagawin yan? Yung... Ano? Yung magiging parang vampire yung dating, oh. Ange! Yes, Direk. Bili ka ng baby powder tsaka ng baby oil dun sa tindahan sa baba, okay? Okay, to. Wala ba tayong budget? Walang budget, pare. Yung hypoallergenic, ha? 5 hours na tayo nagme-makeup kay Mr. Dre. Gamit namin ay baby powder lang. Talaga bang wala tayong budget, Direk? Wala eh. Economic recession din, Dre. As of this makeup, wala. Isang paligo lang daw to, sabi ni Derek Wincy, tanggal na to kagad, wash off na to. So, I have nothing to worry about. Back to work na ako. So, ano to, kaya na to matanggal. I'm sure, Luis, ready ka naman dito. You've done stunts before, like for Flash Bomba.
Well, when we were remaking the music video for Ang Pusa Mo, yung nahanap kong theme sa video was sadomasochism. Kre! Ilan takes ba? Mga around 25 takes pa. End action! Sa kang pusa, sa kang tigre, sa kang leon, sa kang panther, sa kang alamid. Oh, we underwent through a lot of mixed martial arts training. A lot of judo, taekwondo, aikido. How do I do it again? Yeah, just, there you go. Like that. Yep, there you go. Okay, there you go. The great thing about Luis Manzano is he's such a professional when it comes to these things. I think he got the charm of Vilma and the charisma of Edu. Girls, kaya pa ba? Yeah, let's do this. The level of realism that we've achieved here is really great. Kaya pa? Yes, I had to endure a lot of pain, but I truly believe that pain is temporary, especially if you're doing it for art. Explain to me what